Kapit sinuyo na ito. Hello po mga Cardici TV. Kumusta po kayo? Magandang araw sa ating lahat. Kumusta kayo sa inyong mga kabahayan sa ating sinasagawang ECQ? At ang gagawin po natin ngayon ay isang refrigerator na nasundot ng kutsilyo. Talaga naman sana huwag mangyari sa atin ito ngayon kasi walang technician na gagawa ng ating refrigerator. Naka-lockdown kasi tayo. So, pwede ba mga ka-RDC TV, pagsabihan naman natin yung ating mga kasama sa bahay na wag nang gagamit ng matutulis na bagay, kutsilyo o ano pa man na makakasira sa ating evaporator o sa ating freezer. Alam nyo ba na mahal po ang magpagawa nito? Ang ganitong klase ng service ay medyo may kamahalan. At higit sa lahat, ngayong ECQ ay wala tayong magagamit. Diba? Paano tayo mag-stock ng ating pagkain ngayong once a week lang o twice a week lang tayo mamalengke. So mga ka-RDC TV, ayusin po natin itong ating paggamit ng ating ref. So ang gagawin natin ngayon ay hinangin natin ito. Subukan natin siyang hinangin at kargaan ng Freon. Maswerte pa rin ang may-ari nito kasi hindi daw niya pinaandar. Pagkasundot daw, hindi na raw pinaandar. Tinakpan na agad ng shoe glue, then sinubukan na paandarin ulit, hoping na lalamig pa yung ref pag natakpan yung butas. Pero napatunayan niya na hindi na nga lalamig. So tama po yun mga ka-RDC TV, hindi na lalamig ang ref natin kapag nasundot na at tumakas na ang Freon. Subukan natin siyang inangin ngayon gamit ang ating oxyacetylene. Linisan muna natin, tanggalin natin yung pintura. Ayan, so paalala po yan mga ka-RDC TV, sana huwag nawang mangyari ito sa atin, sa ating ref. Napakahirap po ng sitwasyon natin ngayon at walang technician na mag-aayos ng ating ref. Ayan po. So, lilinisan natin at susubukan nating hinangin ng ating aluminum rod. Ayan. Laki. Nasin pro. Ang tip ay kapag natusok na po natin o nasundot na yung evaporator o yung freezer ng ating ref at tumagas o tumakas na yung Freon, ang pinaka-tip po doon ay wag na po nating gamitin. So bunutin na po natin o i-unplug na po natin, then punasan na natin para hindi siya makasipsip ng tubig. Kasi po ang nangyayari kapag hindi na hinayaan natin na makasipsip siya ng tubig, pagkatapos na tumakas yung Freon, pupunta po yun sa compressor at yun na nga po mahihirapan ng mahirap nang gawin yung ating ref. So ayan po, hinihinang na natin siya ngayon. Hindi na raw ginamit. So yun nga po, kasi kapag ginamit, tulad pa naman ito, nasa pinaka flooring niya yung butas, posible na makasipsip ito. Pero kung nagsasabi siya ng totoo na hindi na raw ginamit, titignan natin kung hindi nga nakasipsip. Ayan.
So natakpan na natin yung butas. Parang may butas. So tutid lang yan. Mahirap kasi hinangin ito, hindi basta-basta ang paghinang nito. Hindi katulad ng copper o kaya ng steel na madali. Yung aluminum medyo mas maselan, kaya nga medyo may kamahalan din ang ganitong service. Ayan, so i-mount na natin yung ating evaporator at try natin siyang i-vacuum, then kargahan natin ng Freon. Tignan natin kung nakasipsip nga ng tubig. Actually kapag nakasipsip pala ng tubig mga ka-RBCTV, ipina-flashing ito, binabanlawan o pina-flash yung nasipsip na tubig sa evaporator, nagpapalit ng filter, ng capillary, hanggang sa kung minsan talagang nagpapalit na ng compressor kung hindi makuha sa change oil. So hoping na nagsasabi ng totoo yung aking kapitbahay at enough na niya daw nung matusok. So yun nga mga ka-RDCTV, ngayon lagyan natin ng charging line itong kanyang compressor. Lihain natin sa konti para matanggal yung dumi at maganda ang ating pagkakahinang. Ayan po mga ka-RDCTV, lagyan natin ng charging line ang ating ref na ito. So ulit-ulitin ko po yung aking paalala para sa ating lahat na nasa ECQ ngayon, na nasa ating bahay lang, ay kailangan mag-ingat tayo sa paggamit ng ating ref. Mayroon na pong ano dyan, kung bubuksan natin yung pinakatakip ng evaporator o kaya pinakatakip ng freezer, mayroon doon na pinaka warning na bawal gumamit ng matutulis na bagay. May X pa nga, X na kutsilyo, basta matutulis. So ice scraper ang gamitin. Ngayon kung wala na, nawala na, magpasadya na lang tayo na yung parang sandok ba nakahoy. So yun po mga ka-RDCTV, lagi na lang tayong nakaka-encounter ng ganito as a technician, yung nasusundot na ganito. Ewan ko ba, siguro kulang na, ang kulang siguro sa atin ay yung pagtuturo at pagpapaalala sa ating mga kasambahay, mga kapatid natin. Paalala natin sa kanila na bawal na gumamit ng matutulis na bagay. Napaka-basic po nito. Huwag na sanang mangyari sa atin ito. Kasi unang-una, mahal yung pagpapagawa nito. Imbis na pambili na sana natin ng pagkain, pampabayad pa ba natin? Hindi po pwedeng i-DIY ito, mga ka-RDCTV. Ayan po. So, pagkatas malagay ng charging line, so, liligtas natin siya kung may butas ba o wala. Kung maganda ba yung pagkakahinang. Pero sa palagay ko, ay maayos naman yung ating pagkakahinang. Paalala natin sa kanila, turuan natin sila. Ngayon kung ginagawa nyo na gumagamit kayo ng kutsilyo o kaya ay matutulis na bagay, itigil nyo na. So wag na po natin hintayin na mangyari sa atin yung nangyari sa ref na to. Ayan po, so iligtas natin siya, mukhang wala, maganda, medyo maganda naman po yung pagkakahinang natin at hoping nga na hindi nga nakasipsip ng tubig at maayos natin, so, itong ref na to. Wala na, walang tagas. Maraming salamat nga pala mga ka-RDCTV sa
patuloy niyong pagsubaybay, patuloy niyong pagtangkilik sa ating channel. Ayan, shout out po sa inyong lahat at mag-ingat sana kayo lagi dyan. Ayan po, so balik tayo sa ating ginagawa. Mag-charging na tayo. Ay, hindi, vacuum pa muna pala. Vacuum muna. Para masip-sip yung hangin na nasa loob ng ating unit. So, hindi po pwedeng i-DIY ito kasi may mga special tools na kailangan dito tulad ng sipilin, vacuum pump, hindi po pwedeng, kailangan sa shop talaga ang gagawa at technician talaga ang gagawa. Pwede mo lang i-stand. Ayan. So yan, vacuum. Ayan, 30 minutes po ito na iba-vacuum. Ayan. At kapag naka 30 minutes na, pwede na tayo mag-start ng charging pag kakarga ng Prion. Ito na yung tinatanong nila na pagkakarga ng, tinatanong lagi nila sa comment section na paano daw magkarga ng Prion. So, nagkakarga lang po tayo ng Prion kapag tumakas yung Prion. Kunwari, nasundot o kaya nagkalik, dun lang po na nagkakarga. Kung minsan nagkaklag din, pero bihira, mas madalas talaga yung nabubutasan o nagkakalik. Ayan po, karga lang po tayo ng Prion at observe din natin yung kanyang amperahe at titignan natin sa loob kung maayos ba na nagsi-circulate yung ating refrigerant. Sisikapin ko po na makapag-upload pa ng mga video na pwede nating mapanood at makapulot tayo ng konting kaalaman tungkol sa pag-maintenance at pag simpleng pagre-repair ng ating mga appliances. Gawin din po sa mga bagong technicians ay na kapag bigay ako sa inyo ng konting kaalaman. Check nga ulit natin minsan pang lipes sa taas. So tingnan lang natin. Sentro mo. Walang tagas. Maganda yung pagkakain ng Kung nagustuhan nyo po ang ating video, mga ka-RGCTV, mangyari lang po na i-share natin para may mapulot din na konting kaalaman yung iba. Ayan po. So 0.6 na siya. Ayan, so may karga na siya. Nasa ilan ba yan? 5. Karinig mo. Para sa liklag. So, ayan mga ka-RGCTV. Okay na. So, okay na ba? Yan, mainit na yung filter niya. Mainit na yung condenser natin. Yan, so mukhang okay ah. So, yan po mga ka-RGCTV ah. Paalala po ah, tulad po ng sinabi ko sa inyo kanina. Huwag gumamit ng matutulis na bagay o kutsilyo sa pagtanggal ng yelo. Huwag po tayong magmamadali.
Mahal po magpagawa nito. Tsaka walang gagawa ngayon dahil ECQ nga po. Ayan po mga ka-RDC TV. Okay na yung ref na to. Makikita natin. Medyo nag-yellow na siya. Magaspang na yung ating evaporator. So maraming salamat po sa inyong panonood. At mag-ingat po kayo. At sana ipagpalain tayo ng poong may kapal. Ito po ang RDC TV, ang teknisya ng bayan.